East. The protest was dismissed. Yung ano kasi meron pa siyang third cause of action, sir, eh, yung allowment of votes in three provinces in Mindanao. Kasama yan, sir, sa dismiss because that's also included in the protest. Tama ba, sir? Yes, as I said, I can only provide you with the information that I was told. No? So as far as the announcement is concerned, I already said that the court, the tribunal, unanimously dismissed the electoral protest filed by former Senator Bongbong Marcos against my Ito po yung reaction ko po sa ipinalabas na full resolution ng Supreme Court kahapon sa protesta ni BBM laban kay Ginang Robredo. Matatandaan po ninyo na nag-file po si BBM ng kanyang protesta. Tatlo po ang kanyang pinagbasihan doon sa kanyang protesta. There were three causes of action. Separate, distinct, and independent of one another. So magkaiba-iba po itong tatlong causes of action. Ang una ay automated fraud. Ito po yung automated na dayaan ng Smartmatic election system. At any rate, dinismiss po ng Korte Suprema ang first cause of action ni BBM at hindi na po nagreklamo si BBM. So we go on to the next cause of action. Yung second cause of action naman, ito yung dayaan na manual revision, manual recount ang kahihinatnan. Ito po yung paratang ni BBM na nagkaroon ng dayaan dahil hindi po binasa at hindi binilang ng tama ng mga makina ng Smartmatic ang kanyang boto. Nawawala ang mga boto ni BBM. So ang technique of investigation, ang method of investigation ay manual revision, manual recount. So kailangan natin buksan ang mga ballot boxes, kailangan natin posisiin ang mga balota, titingnan po natin kung tama ba ang pagbilang at pagbasa ng mga makina. So ito yung second cause of action. Now, meron pong Rule 65 sa PET, Presidential Electoral Tribunal. Nakasaad po doon sa Rule 65 na kung walang substantial recovery, kung hindi ka nakakapag-recover ng substantial, pwedeng i-dismiss, pwede, hindi sinabing dapat. Linawin po natin ang Rule 65, mga kababayan. Hindi sinabing dapat, ang sinabi pwedeng i-dismiss ang protesta without further consideration. Hindi na po i-consider yung iba pang mga probinsya na nakalatag doon, I mean, kasama sa protesta. So, pipili lang po si BBM ng tatlong pilot provinces. Kumbaga, mag-testing tayo. So, kapag na-testing na po yung tatlong provinces at nakita po na may substantial recovery, pwedeng magpatuloy yung protesta. Kapag walang substantial recovery, pwedeng i-dismiss ang protesta. Pwede, hindi sinabing dapat. So, mahalaga po yan. Kasi po, wala pong definition ng substantial recovery. Wala pong definite definition. Ang ginawa po ng majority ng Presidential Electoral Tribunal or ating Korte Suprema, dinismiss po nila ang kabuuang protesta. A second cause of action pa lang naman ang natapos sa manual revision at manual recount. So sa second cause of action, manual revision, manual recount, ang ating pinag-uusapan. Ito yung investigation technique, ito yung method of investigation. Manual recount, manual revision. Meron pang tatlong justices, sina Chief Justice Peralta at Gaerlan at Salameda. So tatlo ito sila, Peralta, Gaerlan at Salameda. Ang sabi nila, dapat yung third cause of action ni BBM ay should be treated as a separate case. Hindi siya dapat nasama doon sa second cause of action na dismissal. Kasi dapat separate case ito. So ang sabi naman ni Leonin sa kanyang ponensya, hindi pwedeng i-treat as a separate case siya dahil may Rule 65. And sabi ng Rule 65, i-dismiss. I repeat, sinabi lang na pwedeng i-dismiss, hindi sinabi dapat i-dismiss. Pero yun ang pinagbasihan ni Justice Leonin to counter the arguments of Justices Peralta, Gaerlan at Salameda. Though sinang Peralta, Gaerlan at Salameda, sabi nila, dapat distinct remedy yung annulment of election results. So dapat gumawa tayo ng panibagong rules. Ang sabi ni Leonin, hindi pwede dahil parang pinapanigan natin si BBM at walang rules para sa annulment of elections.
And this was pointed out by Justices Peralta, Gaya at Salamida. Meron tayong rules, sabi nila. Sabi kasi ni Justice Leonel, walang rules para sa government of elections. Ang sabi naman ni Justices Peralta, Gailan at Salamida, meron Rule 74. Ayon sa Rule 74, yung mga desisyon ng Korte Suprema or Presidential Electoral Tribunal, ang pwedeng gamitin natin yun para sa annulment of election return results. So, ito yun ang Rule 74 na the general rules of court, the past decisions of the Supreme Court or the Presidential Electoral Tribunal may apply. Pwede natin gamitin yun. In fact, merong desisyon dati ang Korte Suprema at paulit-ulit itong ginagamit. Ito yung Abayan versus Dasa in Northern Samar. Nag-set po ang Korte doon ng rules na ang annulment of election results ay pwede lamang kapag mahigit 50% ng mga balota ay peke or tainted with irregularity, fraud and irregularity. So, mataas po yung benchmark. Pero may benchmark, more than 50%. So kapag napatunayan mo na more than 50%, mahigit kalahati sa lahat ng balota ay tainted with irregularity or fraud, then pwedeng i-annul yung election results. So, using Rule 74, pwede pong gamitin yung Abayan versus Dasa. So, at besides, the PET can always make their own rules, di ba? That's part of their powers as a Presidential Electoral Tribunal. Kung ikaw ay tribunal, pwede kang gumawa ng mga rules para maayos yung paglitis ng kaso, ng protesta. And that's what sina Justices Peralta, Gaelan at Salamida were talking about. Kung tingnan po ninyo, ang basis po ng second cause of action ni BBM ay yung fraud involving hindi tama ang pagbilang at pagbasa ng mga makina ng Smartmatic. So, ang investigation technique, ang investigation method po doon ay manual revision, manual recount. Busisiin po natin yung balota, tingnan po natin kung tama ba yung pagbilang at pagbasa ng makina. Tapos, ang ebidensya rito ay ang balota mismo. Diba? Ang ebidensya ay balota. Pero, dito po, sa annulment of election results, ito po yung third cause of action ni BBM. Iba po ang investigation technique. Iba po ang investigation method. Ano po? Ikukumpara po natin yung pirma ng botante doon sa EDCBL, Election Day Computerized Voters List. Nung kumuha po siya ng balota, pumirma po siya sa EDCBL. Tapos ikumpara po natin yan doon sa Book of Voters or Voters Registration Record nung siya'y nagparehistro. Anong pirma niya doon? Kasi di ba? Nung pumunta ka sa presinto, kumuha ka ng balota, pumirma ka doon sa EDCBL. Pero nung nagparehistro ka rin, pumunta ka rin sa COMELEC at pumirma ka doon sa Book of Voters o Voter Registration Record. So, dapat ikumpara mo itong dalawa kung pareho ba ang pirma para malaman mo na yung botante na kumuha ng balota doon sa presinto sa anaw ng halalan ay siyang totoong botante na nakarehistro sa COMELEC. So, ang investigation technique at investigation method sa third cause of action, ito yung annulment of election results, ay ang pagbusisi ng dalawang pirma. At ang ebidensya ay hindi ang balota, kundi ang EDCBL at ang Book of Voters or Voters Registration Record. So ulitin ko, sa second cause of action, iba ang investigation technique, iba ang method of investigation kaysa third cause of action. Sa second cause of action, manual revision, manual recount. Kumpara natin yung balota. Sa third cause of action, comparison of signature, ang investigation technique, ang method of investigation. Sa ebidensya, anong klaseng ebidensya kailangan mo sa second cause of action? Balota ang kailangan mo sa second cause of action. Kaya nga tayo nag-revision. Kung natandaan nyo, nag-aaway pa sina Ginang Robredo at si BBM doon sa voting threshold. Yun. Ang balota ang ebidensya mo doon. Balota ang ebidensya sa second cause of action. Sa third cause of action, hindi balota ang ebidensya, kundi EDCBL at Voters Registration Record or Book of Voters. At ikumpara mo yung signature doon. Kung totoo ba talagang botante ang bumoto sa araw ng halalan sa Basilan, Lanao del Sur at Maguindanao. So, magkaiba ang second cause of action at third cause of action. Magkaiba in terms of
investigation technique, method of investigation, magkaiba in terms of evidence. So, nung dinismiss po ng Korte Suprema ang second cause of action at nadamay yung third cause of action, hindi applicable ang Rule 65 para ma-dismiss ang third cause of action. Bakit hindi applicable ang Rule 65? Dahil ang Rule 65 ay para lamang sa manual revision or manual recount. Anong prueba? Rule 65 says substantial recovery. Nang ginamit ng Rule 65 ang term na substantial recovery applies only in manual revision and manual recount. Walang substantial recovery sa comparison of signatures sa third cause of action. So in other words, Rule 65 does not apply to the third cause of action. Hindi siya applicable kasi ulitin ko at uulitin ko ulit, ang Rule 65 is applicable only to revision or recount of ballots. Doon lang yan sa second cause of action where substantial recovery properly applies. Substantial recovery does not apply in annulment of election results. Kasi iba ang investigation technique doon, iba ang method of investigation, iba ang ebidensya na kailangan doon. So, nung dinismiss ng PET ang protesta ni BBM on the ground of Rule 65, second cause of action lang ang apektado dapat doon. Hindi dapat naapektuhan ang third cause of action. Tama po sina Justices Peralta, Gairlan at Salameda na yung third cause of action is separate and distinct. Magkaiba yun. Ibang remedy yun. At kung wala man tayong rules na yun, dapat tayong gumawa ng rules because we have the power. Totoo. Tama yun. They have the power to create their own rules. Bakit ayaw yung gumawa ng rules? When you have the power to do it, don't tell me you will just accept judicial impotence. So, ito po yung understanding ko dito mga kababayan, na hindi dapat dinismiss ang third cause of action BBM because ibang set of rules dapat ang nag-apply doon. Under Rule 74, pwede natin i-apply ang general rules of court, the past decisions, ang dating mga decision ng Korte Suprema or Presidential Electoral Tribunal. And one of that na applicable is Abayan versus Dasa, Northern Samar, na kapag ang boto ay 50%, mahigit 50% ng mga boto o balota ay infected with, tainted with irregularity or fraud, dapat inulify yung resulta. And may basihan po dyan si BBM. Kung natandaan po ninyo, sa kaso pong Tan versus Hataman sa COMELEC, na bukas po sila doon na mga balot, na mga voter registration record, Book of Voters and EDCBL, kinumpara po ng NBI at COMELEC yung mga pirma ng mga botante. Kung totoo ba talagang sila ang gumawa ng mga balota doon sa presinto sa araw ng halalan, at mahigit 80% ay hindi po nagtugma ang mga pirma. So may basihan po si BBM sa kanyang third cause of action na sinabi niya dapat i-anul, dapat ibasura yung resulta ng eleksyon sa basilan, lalo doon sulat na Ginanaw, dahil may ebidensya doon sa COMELEC na lumabas na hindi nga totoong butante ang bumoto sa mga presinto ito. So, ngayon, anong pwedeng ipagmalaki ni Ginang Robredo na nanalo siya? Mga kababayan, ipinabot ko po sa inyo ito para maintindihan po ninyo. To my mind, it is not proper, it is not legally feasible na i-dismiss yung third cause of action ng BBM dahil hindi siya pinayagan na magpresenta ng ebidensya. That would be denial of due process. His constitutional right to due process was denied. Tandaan po ninyo, pinabayad po siya ng 66 million pesos. Pinaantay po siya ng 5 taon. Pagkatapos binasura lang ang kanyang protesta na hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na mailatag niya ng ebidensya niya with respect to the third cause of action.